Sana po ay iboto nyo siya sapagkat sa pananaw ng karamihan, siya po naman ay talagang karapat-dapat na maglingkod bilang senador ng ating bansa. So, first question ko sa iyo, sir. Kasi mga around 3 months, in fact, 3 months before, bago ka mag... 3 months before, ka pa lang sa serbisyo, may ugong-ugong na noon na si General Eliazar tatakbong senador pagkatapos magretiro. Kailan ba na firm up itong decision mo na ito? Actually, well, siguro maaring iniisip nila, natapat na kasi na eleksyon at ako ay umiikot sa mga iba't ibang lugar. Pero kung titingnan natin, ha, nagkataon lang ba eleksyon ngayon? Pero even before, nung ma-assign ako sa district director ng QCPD at saksi, ito mga kasama natin sa media, eh 142 barangays na yan, talagang inikutan ko yan eh. Kung yun dati daw, sinasabi ng mga district director, nasa opisina lang. Pero ako mismo pupunta sa mga barangay noon. So talagang hindi man ako mapakali na sa opisina lang. Ginago ko na yan mula noong paman. Nung ako'y nag-regional director ng Region 4A, kahit pa 42 days na ako doon, napuntahan ko lahat man ng probinsya at ibang mga malugal pa doon. At nung sa NCRPO, eh pag sa gabi, talaga nag-iikot ako. Ngayon, nung ako'y maging happy na ng buong PNP, ay bahagi na rin ng aking ginawang programa, itong intensified cleanliness policy, na ang pagtutok, kalinisan ng lahat ng police station para mabalik ang dignidad, disiplina, credibility at integrity na yun naman nagtulak para ngayon mas maging epektibo kami sa aming paglilingkod dahil andyan ang suporta ng ating makabayan sa aming ginagawang trabaho, paglilinis sa aming hanay at paglilinis ng komunidad sa krimen. So, nagkataon na ganun lamang yun. Pero yung aking naisipan, alam nyo, sasabihin ko talaga sa iyo na minsan mapunta ako kay Senator Ping Lacson at meron siyang issue na pinupukol sa amin, na aming pinag-usapan, biglang isiningit niya kung ako ba ay may plano, tatuwak mo. Nagtaka rin akong ganun. Sa iniisip ko, talagang tatapusin ko doon sa atin. At yun naman natin naging usapan. Sabi niya kasi, nakakita siya ng kwalifikasyon para ako'y tuwak mo ng Senado dahil siya nga ay aalis ng Senado. So, well, probably dahil pareho kami chief PNP at sa totoo lang, talaga namang marami akong programa na pattern din sa kanya. Kaya nakita niya yun. So, doon nagsimula, naiisip ko na hindi ko man kinukonsider, pero andon yung sinasabi niya nga na kung magkataon na ako ay mag-decide eventually. Pero sinabi ko, tatapusin ko aking serbisyo at kung halimbawa't mag-a-align lahat ng stars, ika nga, pati na rin ang aking, syempre may bahay, si Lali. By the way, ito po aking may bahay na si Lali. Alam nyo, ang mga kaibigan, lahat yan magsasabi, tumakbo ka. Pero at the end of the day, sino bang kasama mo? Yes, oh, ang iyong pamilya, lalo na ang iyong asawa. Kaya kung hindi isusuporta ng buong-buo ang iyong asawa, might as well, hindi naman ako tatakbo, di ba? And tamang-tama naman na just before, the day before my retirement ceremony, binigay niya ang dun kami. Pero before that, maraming pag-uusap yun. At eto na ko ngayon na, yung substitution, naging bahagi siya, naging instrumento. Nagpapasalamat din tayo kay Mr. Paulo Capino, kay Pauline, na sinusulong ang concern ng PWD dahil siya ngayon ang naging daan para po i-substitute o ibigay sa akin ang pagkapatuloy ng kanyang mga advocacy, kasama na rin ibang advocacy na aking iniisip. Okay. Yung on the part of your, kay ma'am, kasi nung pinapanood namin siyempre, lahat kami, alam mo, when it comes to you, General, nakatutok lahat sa mga activities mo. No? So, noong retirement ceremony mo, of course, General Anyo was telling, Secretary Anyo was telling, magkakaroon ka na lang time sa pamilya, ganon, di ba? So, ma'am, how did paano dating sa iyo? Kasi, alam mo na, more than 38 years na ang star talaga ni General Eliazar, di ba? Ikot ng ikot, gano'n, halos walang time sa pamilya. And in fact, one of the things na nagustuhan namin kay General Eliazar, ito yata lang ang official ng PNP, kahit anong oras mo tawagan, sasagot eh. Kaya minsan nga, iniisip namin, natutulog pa kaya itong si General Eliazar? Kasi anytime na tawagan ng media, sumasagot siya. On your part, paano ba to? Would it be another sacrifice on the part of the family na wala pa kayong time ibalik yung bonding ng pamilya and then eto busy na naman si General Eliazar. Paul, sa una, initially, ang naisip ko, sakripisyo talaga. Kasi inantay namin yung araw na yon na pag nag-56 siya,
amin na sige, Lord. Mm. Subalit, marami kami pinagdaan ng pagdadasal. Nag-discernment talaga kami. Mm-hmm. Kasama yung mga anak namin. At saka meron kaming mga sleepless nights na talagang nagmagdamagan kaming usap ng mga anak namin. Mm-hmm. All four of them, or minsan yung tatlo, hindi available yung isa. Nag-iyakan pa kami at muntik na kami maghiwalay. Kasi sabi talaga? Ko, talaga? Kung... kung susundin ko talaga yung gusto ko, tinanong ko rin yung sarili ko, is this the life that I want? Mm-hmm. Eh, kung akong tatanungin, eh, syempre gusto ko tahimik. Alam ko naman yung susuutan niya, eh, hindi naman to puro katahimikan, ano? So, sakripiso, kung yun ang iisipin ko. Dahil ang inner peace namin, ang harmony ng family, will be subjected to a lot of challenge. Pero, pag inisip mo na, para sa ikabubuti ng ating bayan, na kung saan tayo naroroon, hindi to sakripiso. Mm-hmm. Kung meron tayong pagkakataon, oportunidad na maging makatulong sa ating makakaya, sa maliit na pamamaraan natin, dahil tayo iisa lamang, ano, hindi naman namin pwedeng iwanan si Gilord. So, yun ang sagot sa dasal ng, sa pagde-discernment ko, yun ang hindi pwedeng iwanan ng asawa sa ganitong pagkakataon. Kaya 100% support kami talaga buong pamilya and mga kapatid. Yun. Okay. General, papalapit na ang retirement mo at umiingay yung ugong, wika nga, natatakbo ka sa national election, particularly sa Senate. Wala bang ibang grupo na political na lumapit sa iyo at bumulong din na, oh, kung tatakbo ka senador, dito ka sa grupo namin. Ah. Wala bang ganun? Actually, Paul, eh, hindi man siguro diretsuhan, pero syempre, may mga nakakausap. Hindi ko alam kung yun talagang gusto ng partido, pero nakakarating man. Kasi siyempre, alam naman natin, lalo na itong sitwasyon natin ngayon, nagkaroon pa ng substitution na lahat, hindi umaintindihan, until last day, ano ba talaga ang kamada ng bawat isa? So, ibig sabihin, even after October 8, is maraming mga ugong at maraming umiikot para tingnan kung sino ba yung mga qualified. At ako, nakita ko rin naman na, well, being the chief PNP, and probably that happened also, sa iba ba naging chief PNP na hinikayat na natuwakbo. So meron naman na, Paul. Pero yun nga, ang sasabihin ko nga, una, si Senator Ping Lacson ang una mang aking nakausap. At ang sabi ko nga sa kanya, sir, wala man ang commitment sa iyo na tatakbo ako. Dahil sa akin, tapusin ko muna and saka mag-decide kung sakali man. Tatapusin ko talaga yon. And then after that, pagdating doon, kung talagang sa tingin ko hindi na itutuloy pa, ay di yun, tapos po ang istorya. Pero kung sakali man, siyempre siya yung unang aking nakausap. Mm-hmm. So, doon ako pupunta sa kanya. Okay, so... Sa panilihan, General, napakalan pa ba kay Pangulong Dingong? Okay, sekretaryan nyo. Actually, ito naman po, alam naman natin na ang kunduit o lagi tayong tumadaan kay Senator Bongo. So, actually, before the retirement, the day before the retirement, nagsabi ako kay sekretaryan nyo. And immediately after the retirement, nung gabi na yon, ay tumawag po kay Senator Bongo rin para magpasalamat sa lahat ng pagtitiwalang binigay sa akin. In fairness, ay talaga naman po ang ating Pangulo, ang kapakanan ng bayan, ang nangunguna sa kanya. At ako naman ay naging kasama niya. At nakita niyo po lahat, nasaksihan natin ating Pangulo sa kanyang concern sa ating mga kabayan. At yun naman po ang aming ibinahagi din. Pero nire-respeto naman ang bawat isa natin. At ako, nakita ko naman sa kanya, it's like a blessing from also. Ibig sabihin blessing para may consent kay Senator Bongo, yun ang pag-uusap natin. At siya na rin nagsabi na ipararating niya sa Pangulo yung aking paghingi ng pahintulot at ng blessing sa kanila na ako ipapalaot after my retirement. Mm-hmm. So ito naman, kung sakali man napapalarin at inyo akong iboboto, ilulukluk ng ating mga kabayan, ito ay susunod na administrasyon. At ang ating Pangulo, 10 ng kanyang kabanete, mga senators, congressman, at for that matter, lahat ng officials, at tayo mismo, ang hangad natin is magandang pamahalaan. Mm-hmm. Kaya nga, mas maraming tumatakbo, mas maraming pagpipilian. Mm-hmm. Yun naman po ang aking maikukontribute para sa ating democracy. So, nagpaalam ka kay sekretaryanyo at kay through Senator Bongo kay Presidente. Yes, tama and, yun. And they gave your consent. Hindi ba sinabi sa iyo ni Senator Bongo na, oh, doon ka na lang sa PDP laban? Wala naman siyang ginawa sabi. Alam nyo, ang fairness kay Senator Bongo kahit dati naman, lagi sinasabi niya, ano yan, may kanya-kanya tayo. Kumbaga, as the chief PNP, meron akong desisyon at hindi nila pinangunahan insofar as the PNP's concerned. Yes, bibigay yes. Siya ng guidance, pero
akin pa rin po yun kasi ako ang hepe ng PNP. With regard to my personal decision, pagkapalaot dito sa politiko, eh doon ko naman nakita rin talaga na sinabi niya na ano yan, sige, go ahead. In fact, meron tayong ibang mga kasamahan din sa Malacanang na nung malaman yun, eh natuwa rin sila. Kumbaga well wishes for men. Meron sabi, you have my vote, di ba? May mga ganun. Si sekretaryan nyo ba nung nakita kayo sa Jensen, di ka tinanong yung possibility na baka ma-extend ka? Ay, alam niyo po, lahat naman yan nasa discretion ng ating mga Pangulo. At sa tingin ko, ay isa sa mga kinukonsidera yun. Kasi lahat naman ng options are open. Even though ang percentage na yung likeliness na mangyari yun, pwedeng iba-iba siya. Pero extension is always an option. Pero siyempre sa presidente, nasa kanya po yung tutuloy hindi. Pero ako naman... But was it mentioned to you na baka mabigyan ka ng... Ay, nabanggit din ni Secretary Anyo na... yung mga posibilidad na yon. Pero sa akin nga kasi, alam nyo kung halimbawa... How did you react to that? Well, I felt honored as well as humbled by that. In fact, sabi ko nga, kung i-offer sa akin yon ng Commander-in-Chief, eh hindi ko tatanggihin yon. So kaya nga lang, eh hindi na ako magiging kandidato ngayon. Hindi natin alam kung ano pa talaga ang aking landas na tatahakin base na rin sa biyaya ng Panginoon may kapal. Kaya siguro, maaring hindi in-offer sa akin yun kasi tatanggapin ko sigurado yun, pero andito ako ngayon. Pero whatever, kung anong mangyari man, manalo hindi, itatanggapin natin yan. Pero kagaya sinabi ko nga, pag tayo po ay pumasok sa isang sitwasyon, gagawin ang lahat dahil papanindigan natin yan. Lalo na kung nakikita natin na yan ang tama na nakikita natin. So, it was offered to you pero hindi mo na... it was mentioned to you pero hindi niya diniinan kumbaga na... Sa akin po, sabi ko nga, that is beyond my control. Una, para sa mga nagdedesisyon na hindi naman tayo. Pangalawa, syempre, laging andyan ang divine intervention. Sa kung mangyari. Sa akin tatanggapin natin. Kasi nga, kung halimbawa, at inoffer sa akin yan, hindi ko po tatanggihan yun sa tingin ko. Baka hindi sa akin inoffer talaga. Sabi ng Panginoon Diyos, wag yan ang desisyon. Kasi gusto ko yan at tumakbo sa Senado. Di ba? At baka sakali sa tulong ninyo, ay manalo. Di ba? Okay. O mga kapatid, meron ba kayong tanong? Ha? Well, nabanggit ko nga sa unang bumanggit sa akin. Pangalawa, nung mapakinggan ko yung kanyang programa, eh talagang alay na alay din sa akin mga iniisip. At pangatlo, hindi ko maitatago, idolo ko yan kasi siguro kahit kayo naman eh. Di ba? Nakita natin nung mga unang panahon nung tayo maliliit pa ako noon, police captain, police major. Nung pumasok yan dyan, talagang tumino ang PNP. So actually, isa yan. Sa aking mga programa, siya din ang aking mga pinagayahan nung mga... In fact, nung ako lumupo, pagkatapos ko'y mahirang, he invited me for a dinner at nagbigay siya ng mga kaunting mga guidelines sa akin bilang dating chief ng Philippine National Police. At ako'y nagpapasalamat dahil sa totoo lang, pati nga pa yung ating pag-maintain ng mana natin yan dyan. 34, kasi, diba? Yung ganito kasi, ito kasi nagpapakita ito ng disiplina and it commands respect kahit pa paano sa ating makabayan. So, lahat ng pwedeng gawin na kaya naman para po sa ikagaganda, ikabubuti, ikatataas ng kredibilidad ng ating PNP, yan po ang aking pinag-isipan sa maikling panahon ng 6 months. At sa tulong ninyo sa media, sa tulong ng ating mga kapulisan, bawat isa kanila, at sa appreciation ng ating mga kabayan, ayun, napakataas ng itinaas ng approval and trust rating. Hindi po galing sa amin yun. Actually, I was surprised. Meron palang ganun na nag-survey na inilabas nila. At tayo nagpapasalamat dahil nagbunga ang paghihirap ng bawat isang pulis sa aming organisasyon for the past 6 months. Alam mo, sa totoo lang, kaya nga nung mag-decide ako nitong last Friday lang o last Thursday. Kaya kung tutuusin, overwhelmed tayo. Hindi mo natin lahat pinag-isipan yan. At mahaba pa naman po, mayroon pa tayong campaign period. Pero ito po, lahat yan ay nagpapatungkol siyempre doon sa peace and development. Alam natin na yung development hindi ma-attain kung wala tayong peace. Kaya nga, nagkataon na just like Ping Lacson, just like Senator Bato de la Rosa, I'll be representing itong kasama ito dito sa Kongreso or sa Senate pertaining to lahat ng mga bagay about security. Masyadong generalized ngayon yan. Pero the point is, with the advent of technology, palalakasin natin itong state-of-the-art technology na kung saan yung reporting system ng ating mga kabayan from the public, monitoring namin,
on a large scale with all the different agencies involved, ipagagantahin natin kasi dyan natin nakita na solusyon, mabilis na aksyon. So nakita natin sa iba't ibang probinsya, may mga highly urbanized cities, andyan ang mga CCTV. Pero para ma-harmonize siya at magabit pang kalahatan, hindi pa natin nakita yun. Probably, with the legislation, mabigyan natin ng magandang suporta. Isa pa, yung, yung ating pagpapalakas ng ating police frontline services sa pagpapalakas ng kabilidad ng investigation, pwede tayo makasulong doon. At iba pa na related to that. Maaring hindi madetalye ngayon, pero ang akin pong sinasabi, ang aking pinagagalingan, pinaghuhugutan ko, ay yung 6 na buwan na aking pagiging hepe and 4 decades na aking pagserbisyo. Na sa huling 6 na buwan, yung aking pong dedication, commitment, if you have that appreciation to our organization, yung po ang aking gagawin kung hindi man hihigitan pa. Oh, Rene, may question ka, kapatid. Sir, pinagkatiwala daw po sa inyo ni Sir Paolo at Aquino yung para mag-substitute dahil yung mga sasya na yung mga PWD, ito ba yung kasama sa inyo? Tama yun. Alam mo, lahat tayo ay mga tao na tumatanaw ng, well, in a say, yung mga utang na loob, in essence, naging instrumento si Paolo. At nakita natin naman sa nakaraang linggo o buwan, yung kanyang intensyon para doon sa isulong ang kanyang programa sa PWDs. At pero napag-isip-isipan niya na mas makabuti ko ito ipapasa niya sa akin, at ako, yun ang aking personal commitment na talagang isusulong ko ang kanyang advocacy. Aside from ang aking advocacy maiisip, yun ang aking commitment, at sisiguraduhin ko sa inyo, saksi Ate Pangulong May Kapal, na I'll do that. Iyon ay pagbibigay pugay kay Pawi, kay Paolo Aquino, na nagsakripisyo at ibinigay sa akin itong pagkakataon na ito na humarap sa ating bayan, sa ating taong bayan, at kayo po ang maging kayo mag-decide kung ako po ba ay karapat-dapat na maglingkod sa inyo. Okay. Ato, may question. Mukhang may quote yata mula kay Senator Ping. Sabi ni Senator Ping, mas magaling ka daw sa kanya. Ano po? Hindi, sabi niya, yan magaling yan. Sa mga do, huwag mo na ako isama dyan. Pero magaling si Sir Ping. Nakita po natin yan. May iba siyang kakayanan na hindi napakahirap na mapantayan. Mm-hmm. Pero sa akin nga, sa atin isa, may kanya-kanya tayong trait, leadership trait. May kanya tayong commitment. Hindi monopolize ng kahit sino ang paglilingkod sa ating bayan. Lahat tayo makapag-contribute. At ako'y naniniwala sa tiwala ni Senator Ping Lacson, sa tiwala ng ating Pangulo sa paghirang sa akin bilang hepe ng Philippine National Police. At sa tiwala ninyo, mga kasamahan sa media at ating publiko, yun din ang tiwala na aking panghawakan para so that I can live up to your expectation ang inyong pagtitiwala sa akin. No. Okay. Hindi po personally. Hindi po nakasama sa ano. Oh, pero narinig ko lang po. Pero he is my brother Mason. From time to time ay nakakahalubilo din. Pero not directly under his command or under his watch. Meron ba ibang tanong? Mga kapatid. Madge. Ha? Ano po yun? Bago maupo ng CPNP? O bagong... Nag-organize na po sila for your senatorial? Ay, wala naman pong ganun. Hindi ko po nakita yun. Kasi totoo lang, ito po ay lumutang din lang dahil malapit na election. At nakita nila na very visible ako nag-iikot. Kaya parang in-equate nila na ganun. Alam niyo po, sa totoo lang, ang aking miss nga sabi niya, Dad, isa sa reason niya para huwag akong tumakbo is, alam mo, pag tatakbo ka, isipin nila, kaya ka lang nag-iikot, dahil tatakbo ka. Okay. Ngayon, kung hindi ka tatakbo, biglang maisip nila, ay, hindi pala ganun si Gerald Eliazar. Mas matutuwa sila sa'yo. Oo nga, no. Sabi ko nga. Pero alam niyo, hindi eh. Kahit wala tong eleksyon, actually, kung hindi lang pandemic,
Actually, kung hindi lang election, mas lalo kong ipakito, saksi ang aking makasamahan. Pagdating doon, lagi kong sinasabi, wag tayo dyan kasi baka isipin na mumulitika tayo. Baka isipin ang kampanya. Pero kung wala akong eleksyon to, maniwala ko sa akin. Mm-hmm. Talagang mas marami tayong puntahan. Mm-hmm. Saksi ang mga punong barangay ng Quezon City. When I was the district director, katatapos lang eleksyon, napupuntahan ko yun. Mm-hmm. Nakakasalamuha ko sila. Sa oras ng trabaho at outside sa trabaho. Pwede pa magtagay-tagay nun. Mm-hmm. So, ano, kagaya yung ginagawa natin, di ba pare? Mm-hmm. Oh. Pero ang point at... Pero hindi office hours, di ba? Oo, oo. Pero ang point ko kasi doon, saka hindi ako naka-uniform eh. Oo, ang my point is that, dati ko nang ginagawa yun. San Pedro pa! Nung hepe ako San Pedro. Eh, lahat naman ito, nagkataon election. Pero sinuulit ko, kung hindi election, hindi pandemic, mas lalong makikita nyo sana ang ginawa ko as Chief PNP. General, noong retirement ceremony mo during the speech ni General Carlos, ang ating bagong Chief PNP, how did you feel na sinabi niya na hindi i-abandon yung intensified cleanliness policy mo? In fact, didiinan pa niya ng gusto. Ay, ako'y natutuwa po sa kanya kasi galing yun sa ating incoming Chief PNP na pinahalagan niya itong intensified cleanliness policy. Sa kanya mismo nang galing. Yes, oo. Kasi bahagi siya nun. Mm-hmm. Siya yung Chief of Directorial Staff na totoo lang, ako naman po ang pumili rin sa kanya maging TCDS na aking nirequest kay Secretary Anyo na nirecommend ko sa kanya. At siya ngayon, ang kumbaga, yung implementation nito, sa kanya ko pinaubaya itong mga result ng inspection na ginagawa ng Internal Affairs Service para makorek yan. Mm-hmm. At so, sa kanya sinabi na itutuloy niya, tayo nagpasalamat. Sa kanya naman po nang galing yan. Pero, alam niyo po, kasama yan sa tamang programa, ang paglilinis ng ating mga opisina. In fact, sinabi ko nga, kaya tumaas ang respeto, ang kumpiyansa, ang tiwala ng ating mga bayan, doon nagsimula sa malinis na opisina na ating ipinakita sa lahat na pwede palang linisin yan. When I was the regional director in CRPO, nakita ko dito yan eh. Mm-hmm. Di ba lalo mga PCP? Kasi mga PCP natin, hindi po yan pag-aari ng PNP. Kaya nga, napakamahal na lupa dito para mag-donate ang LGU. Yes, kaya pulis natin, naglalagay dyan ng mga PCP, minsan sa ilalim ng tulay, yes, minsan sa gitna pa nga ng kalsada. Oh. So, hindi na may maintain, napakadudungis, napakadugyot, at napakapanghi. Mm. Isipin mo, anong klaseng respeto naman ang makukuha natin kung ganyan? Pinakita natin ng mga police station natin sa mga probinsya, pagpasok mo lang ng compound, parang parke, kasi may landscaping. Mm. Pagpasok mo ng opisina ng station, parang lobby ng hotel. Mm-hmm. Eh, siyempre, ang ganda ng refleksyon sa mga tao at ang mga pulis mismo ng katrabaho. Kayo, pag malinis ang inyong workplace, napakaganda ng inyong gagawin. At yun naging dahilan para tumaas ang tiwala ng ating mga kabayan. Pagtulong nila, nagresulta ito ngayon sa mas magandang trabaho para sa cleanliness in the community, which is malinis na komunidad sa krimen. Ayan. Okay. Boss... si Paula. Boss Fred, si Paula muna. Ladies first. Oo. Well, unang-una, ito kasing sa ating servisyo, sa mahabang servisyo natin, nakita natin yung connection, the deep connection between the, itong ating motivation na tumakbo, pero parang, and saka pati yung capability para mag-deliver from that motivation. At dahil sa ating engagement with the public, nakita natin yung deep connection or relationship ng krimen sa mga suliranin ng ating mga lipunan. Sinabi ko nga kasi ang mga pulis natin, nakikita ngayon, may nahuli ka ngayon, nagtagaan ng mga magsasaka. Mm. Only to find out na pinag-usapang problema pala doon, problema sa patubig, di ba? Mm-hmm. Yung mga snatcher na nahuli natin, pagpunta doon, walang trabaho. So ito mga ito ngayon, makikita natin, konektado sa ating mga problema na ating lipunan. At sa pagtaas natin, sa ating organisasyon, nakita natin, may mga bagay, complexity ng ating buhay na we can only do so much kahit kayo. Mm-hmm. So yun siguro ang pwede makita natin na pwede maitulong natin pagbalakas ng mga batas na makakatulong dahil yung peace and development, hindi ba natin na pwedeng mapaghiwalay doon. Mm-hmm. Ganun din, itong PNP, ito yung mahal na mahal nating organisasyon eh. Mm-hmm. Sino bang ayaw na maging
mas maganda ito. Mm-hmm. Yun ang tinatahak niya, pero marami pang dapat gawin. Napakalaki ng challenges. May mga bugok pa rin dyan at may mga sistema tayo dyan na dapat baguhin. Ako'y naniniwala, bilang insider ng ating organisasyon, eh pwede tayong tumulong pa sa PNP para mas napaganda, mas palakas pa yan. At yung sinasabi nating disiplina sa recruitment, ha? Yung ating recruitment na sinimulan, pati sa training, eh, at saka pati sa internal disciplinary mechanism, eh pwede natin na matulungan through mga appropriate legislation na pwede nating isulong. Okay. Senador, Senador Gane, baka hindi kaya kami ng pabor na makapagkita kayo ng isang batas na magiging pabor sa mga taga-media? Uy, syempre naman. Di ba? Basta makakatulong, eh pag-usapan natin kung ano. Alam nyo kasi, ang kami kagaya namin, we'll be occupying that position, pero laging pagiginggan, ano ba ang inyong mga pangailangan? Yeah, no. Hindi ko sinasabi na ako isang senador na magaling. Mm-hmm. Hindi ko sinasabi na alam ko lahat yan. Kahit naman ang pagiging chief PNP ko. Mm-hmm. Gumaling ang organisasyon dahil sa tulong ng lahat. Mm-hmm. I'm just, in fact, naging mouthpiece lang ako ng PNP. Lahat ng ginagawa magagaling ng mga pulis ay akin pong ipinaalam sa ating mga kabayan sa tulong ng media. Sa pagkakataong yun, kung anumang sektor ng mga lipunan na nangangailangan ng kanilang ng tugon ng ating pamahalaan through registration, didinggin natin yan. At tutulong sa atin itong mga competent staff and ako mismo tutulong dyan. Aalamin natin kung paano tayo makakabalangkas na makakatulong sa inyo. At yun din ang aking commitment. Yes, thank you, Senator. May question dito. Ano ang unang, kay mula kay Doris Franz Bora, Filipino star ngayon, ano ang unang nakikita nyo, senador lang ang tawag yun. Senador, ano ang unang nakikita nyo dapat nabaguhin na batas, particular sa law enforcement? Meron pa bang nakikita? Ikaw nag-implement yan, so you should have known. Yes, pag-aaral natin, i-review ulit natin yan. And yun nga sinasabi ko, advantage ko, ay kumbaga insider ako dyan. Yes, kasi naandyan ako mismo eh. Mm-hmm. Mula sa baba at umakyat. So, kung paano maimbo. Halimbawa, sa RA 9165, yes, nakikita ka pa bang kailangan ano pwede, yan? Pwede. Kahit nga sa ating kampanya against illegal drugs eh. Uh-huh. Nakita natin, sinusulong na yan. Nandyan tayo para patumulong pa. Uh-huh. Diba? Kasi sa ngayon, sa campaign against illegal drugs, even though nakita natin ang tagumpay natin dyan, pero nakita rin natin yung mga lapses. Yeah, okay. Mga pagmamalabis ng iba na ngayon nga ay iniimbestigahan natin. Mm-hmm. Na ako mismo bilang hepe, eh, hindi ko tinatago. Mm-hmm. Kasi nga gusto nating patunayan na hindi natin kinukonsente yung mga yan. So yun, pwedeng hanapin pa natin yan. Mm-hmm. Na magandang kalutasan na mas mapapadali. Kumaga parang yung mga intervention, mga physical, human intervention sa mga yan through the technology, eh pwede pong maiwasan ang mga pagmamalabis or discretion coming from any police officer. Okay, ito balik tayo sa question doon. Baka hindi napansin kanina ni Tina Maralit ni Vice, no? Yung sa tungkol sa pamilya, Sir Gilor, did your family have any reservations when you told about your plan to run for the Senate? How did you break the news? Yes, actually, totoo yun. Kaya nga, ang sumatotol niyan, munti kayo maghiwalay. ang miss ko, yung nakuha ko lang ang kanyang talagang full-hearted consent during her birthday. That was November 11. Mm-hmm. The day before my retirement ceremony. Mm-hmm. Kaya yung mga dati ay talagang nag-discuss kami sa kanya, pero talagang napakahirap pati sa aming mga anak na naghintay nung retirement ko. Oo. At eto ngayon, sasabak na naman ulit. Panibago. Kumbaga, sabi nga ni isang anak ko, Dad, na-reach mo na yung peak ng karir mo. Mm-hmm. Maayos naman ang trabaho mo. Bakit makikisali ka pa dyan? Ano bang hangad mo? Napakahirap. Mm-hmm. Pwede ka na makatulong na hindi ka na andyan. So, all of these things ay napag-discussan namin. Pero, kaya nabanggit mo nga, kanina nagsalita na rin si Lali, ang aking may bahay. Mm-hmm. At nabanggit niya na hindi naging madali for us na kasi, malampasan ito. Kasi General, nanalo ka, ma'am, mayroon na 12 years na naman yan. Hindi naman. Hindi, 6 years ang unang termino, re-election, another 6 years, di 12 years na sacrifice na naman yan, ma'am, masasating. Pero, can the family still take it, ikaw? Yes, ma'am. Kasi sinasabi lang niya, parang shortcut, ano, parang andali-dali lang. Actually, oo nga. Yung mga nakaraang 3 linggo, bago siya nagretiro, halos hindi kami nag-uusap niyan. Kasi nire-resent ko yung sobrang busy na siya. Tapos, ayun pa yung possibility na baka mamaya ma-engganyo nga siyang sumali. Yun na nga, na-engganyo na nga.
So talagang lagi kami may come to Jesus meeting kasama yung mga anak namin. And sabi ko sa kanya, alam kita eh, kilala kita, hindi mo gagawin yung 3 days a week na trabaho. Hindi mo gagawin yun eh. Pag ikaw, nabigyan ka ng opportunity para magtrabaho, uubusin mo talaga yung oras mo. Alam ko yun. Kaya talagang pinipigilan ko na siya. And sabi ko sa kanya, ang salita ko sa kanya ng una is, alam mo ba kung ano yung papasukin mo? Alam daw niya. Ano ba talagang gusto mo? Eh, gusto raw niyang makatulong talaga. So sabi ko, oh sige, humigi ka, pero ako wala. Yun ang sabi ko sa kanya. Eh, nung ano, mga anak ko, ganun din, dahil they are fearing for their privacy. Yun talaga yung ano, yung talagang rason ng mga bata na ayaw nila na maging public ano na sila, figures na rin, at wala nang itinago, wala nang pribasiya. Eh, nung kahuli-hulihan, nalaman ko, yung mga anak ko, na-realize sila na napaka-selfish nung kanilang dahilan. Kung ang kapalit naman ay pagsisilbi sa bayan. Kaya ako pa rin yung huli. Sabi ko, ba't iniwan nyo na ako sa ilalim ng bus? So, sabi ko sa kanya, Dad, ako ayoko pa rin talaga up to the last minute. So, I ended up praying for it, really praying hard for it. So, finally, nung November 11, dumating naman sa akin yung basbas ng Holy Spirit. Lumiwanag sa akin yung lahat na hindi naman maaaring hindi ko sasamahan. Ano yun? Maghihiwalay kami. So, sabi ko sa kanya, okay, we'll just lay ground rules. May mga kondisyon. Ito yung totoo. Sabi ko, the minute, sabi ng mga anak ko, the minute na daddy, hindi mo tuparin o hindi ka tumupad sa usapan na ito yung conditions na nilatag namin, kami ang magka-claim niyan. Kami na mismo ng mga anak mo. At sabi ko sa kanya, the minute daddy na hindi mo sundin yan, talagang I will impose yung aking original na plano. So can you kasi isang question dito, definitely pag mananalo ngayon si General Eleazar, alam na natin niya may re-election yan kasi mama, so another 12 years of can we call it unquestioning support for Senator Aguilar. 12 years yan, ma'am. Paul, ngayon I'm just dealing with the 6 months na campaign. So, wag muna tayo doon sa 12 years kasi pero again, idinadagdag ko lang ha. Alam ko na walang hindi ma-empower kung talagang hiningi mo sa Panginoong Diyos yung lakas at na ma-fortify yung aming pagsasama. Mm-hmm. So, siguro kung mabibigyan akong pagkakataon, mapatunayan ko yung pagmamahal ko at pag-ibig ko kay Gilor. Unang-una na, ipapasa Diyos ko na lang ang lahat ng mangyayari. At dito namin ipapakita na kami ay talagang God-centered. At ang pamilya ang pinakang importante sa amin, hindi namin siya iiwanan. Hoy, thank you. Ako niyan, pare. Ha? Ba't ang galing mo patuga? Ano? Anyway, maraming salamat, ma'am. Last 2 questions. Para ano, at may lakad pa ba kayo? Hindi na ako si PNP, mas may oras na ngayon. Kaya nga, hindi, baka mga kampanya ka na kagad eh. Hindi pa naman. Boss Fred. Dalawa lang po. Dalawa lang po ang tatanong ko. Yung bukod sa concern sa police, ano yung mga areas na dalawa pa na pinakamahalaga na yung susunod ng pinakamahalaga? Well, well, una-una, yung pong mga legislation, napakaaga pa naman. In fact, sabi nga sa inyo, 3 days ago lang talaga nag-decide. Pero we will come to that. Pero lots of pertaining to sa connection ng peace and order. Kasi hindi natin pwedeng paghiwalayin. Para maging malusog ang ating ekonomiya, dapat ang bayan natin. Dapat payapa at ligtas, di ba? So yun ang para makita natin na talagang ang economy natin ay masigla. So, it will focus, of course, on peace and security. At we can have, mapag-aaral natin yan kung saan pa tayo pupunta na mag-improve. Ngayon, si Pawi, aking pinagalingan, talagang yung PWD, talagang tututukan din natin yan.
And yung iba, ay i-check natin sa ating mga kasamahan kung saan tayo makasuporta sa kanila. But definitely, bago dumating itong ating kampanyahan, ay ilalatag natin ang ating mga napag-aralan na mga maitutulong. Alam mo, sinasabi ko nga dito, ang akin isang, I'm offering my commitment and dedication. Mm-hmm. At saka pati yung ating track record. Mm-hmm. At I'll see to it na kung saan may mga pagkukulang dapat ma-improve kasi it's a continuing process. Mm-hmm. Ang ating mga legislators is taandyan naman palagi yan. Mm-hmm. So we have to adjust, we have to check, and we have to get the feedback and concern of the people, the sentiments of the people, para makabalakas tayo ng ganyan. So, in due time, ilalatag natin yung mga yun. Yung death penalty ba, tanong mo? Sa death penalty, about the death penalty, talaga pong ang buhay ay napakahalaga. Mm-hmm. Kaya nga, sa atin po, malayo pa tayo sa perfect na criminal justice system, lalo mm-hmm. na yung pagkaparusa, mm-hmm. na nagsisimula pa lang doon sa prosecution, sa investigation. Mm-hmm. Sinasabi nga natin, meron tayong dictum na it's better to acquit 10 guilty persons rather than to convict one innocent man, di ba? Mm-hmm. Well, yung siguro death penalty, pag nasiguro natin na talaga yung sistema natin is maayos, na hindi natin ilalagay sa death row yung walang kasalanan, mm-hmm. palagi ko, uubra na yun. Mm. So sa ngayon, hindi ka pabor. Pag-aralan po natin yun. Hindi, yun naman ang point ko. Pero okay po sa akin yan as long as masisiguro natin na yung ating hahatulan ng kamatayan siguradong siya ang guilty dun sa krimen. Krimen na allotted for that na nakalagay dun. Mm. Pero kung may alinlangan tayo, ako po yung may alinlangan sa ganun din. Okay, so you are in favor of death penalty, but parang ganon. Kung talaga masisiguro natin. So meron tayong mga tamang mga intervention dyan. Kasi yun ang problema. With what we have experienced, even sa atin, sa prosecution, pagdating na rin sa ano, para bang mahirap eh. Papaano kung merong tayong ihahang dyan na hindi naman niya kasalanan. Diba? So you will be working more on improving our criminal justice system. Yes, at doon malaki ang role na gampanin ng ating kapulisan. And hindi nila ako police again, representing all of the sectors. So para ma-improve yung ating criminal justice system, mm-hmm. on which the police na merong experience for the past more than 3 decades, naging bahagi ako niyan, yun po ang aking tututukan. Ibabalik mo ba yung amendment sa PNP law na tinanggal kasi rito yung mga detective? Alam mo yun, di ba? Wala lang nga yung mga detective ngayon eh. Dati mga veteranong investigador ano po, hindi naman eh. Kasi kung titingnan natin, kahit yung sa pangalan lang, ang sa atin, DIDM, di ba? Directorate of Investigation and Detective Management. Ano pa rin yan? Hindi lang tinawag na detective. Pero ang role niya is detective pa rin. So siguro itatama lang o bibigyan ng emphasis yung trabaho nila. Mm-hmm. Kaya lang kasi naging pulis kasi natin, lalo na ngayong panahon ng pandemya, lahat, jack of all trades, lahat ng trabaho, hinahanap ng ating mga pulis. Kaya iimbestigahan pag may dumating, pero kinabukas may panibagong kaso na naman, so yung iba ngayon, hindi na nabibigyan ng tutok. At saka yung nag-iimbestiga sa kaso, after some time, 2 weeks, hindi pa tapos yung kaso, inilipat naman ang trabaho. Tama yun. Tapos merong iba naman na darating na kaso ng panibago. Ito po ay recurring problem na pwede siguro tayo makatulong, just in case. Kasi ang point ko natin doon is, tingin ko naman, bilang galing sa PNP, mas linya ko yun kaysa sa iba. But of course, ito lasang question lang din pala. Pabor ka ba sa posisyon ni VP Lenny Robredo na illegalize na lang ang drugs? Taga muna po. Malaki usapin po yun. So, depende po yan. Probably they're talking about the marijuana, di ba? Hindi, lahat daw ng drugs. Model sa Portugal daw. Hindi po siguro. Hindi pa pwede sa atin yun. Maaring pwede sa kanila yun, pero sa tingin ko sa Pilipinas, hindi pa po pwede. With the experience that we have sa law enforcement, tingin ko hindi po nababagay pa yun sa atin. Siguro may darating tayo sa pagkakataong yun. Kapatid, sino ba? Hi sir, good morning. Sir, merong media bill na itinayo si Congressman Kalimang. Yes, Media Workers Welfare Act. Tapos na yan sa technical working group ng Senado. We expect na ma-plenary na yan by December, kapatid. Kaya I'm not raising that kay General Gilor kasi baka pagdating na ron, tapos na yung batas.
Unless ma-archive yan, sir, pakiusap namin, baka pwede ko na agad ang mag-file ng counterpart bill on the 19th Congress. Pag, ay, ano, sabihan nyo lang, sigurado naman yung mga direct ka. Oh. Kung pagpapalain, meron naman tayo mga direct communication. Oh. Why not? Yan naman ang trabaho natin, di po ba? Paula, Pauli, drugs. Well, yes, sa illegal drugs kasi may sinusulong na ngayon yun eh, pero siguro kailangan talaga ng diin pa na about dun sa yung mga big time nating mga member ng drug syndicates na napakahirap hanapan ng ebidensya. Yung bang hindi man humahawak sila ng droga, hindi naman sila wala kang ebidensya, pero alam mo na involved sila dun. So, sinusulong na actually yun. So, siguro pwede tayo makatulong dun. And on other connected na mga issues pertaining to that. Ngayon, sabi sa operasyon ng pulis, may mga operational procedure dyan actually na minsan hindi man nasusunod. Kaya ngayon, body-worn camera, ako, pwede ko sabihin, na naging bahagi ako, na nagsulong yan para ma-implement yan. Oo nga pala. So yung body-worn camera na yan, yan ang simula na hindi natin pwedeng alisin pa. At pag ako nanalo, alam nyo po, ang ilalagay lang sa tamang proseso ng pulis bandang huli, dapat magaling ka, nag-iimbestiga ka. Diba? Na ready ka sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga, kung talagang magaling ka, tama ang ginagawa mo, bakit kailangan na matakot ka sa mga body-worn camera? So eventually, we will improve investigative capabilities ng ating pulis para doon talagang sa simula pa lamang, talagang maayos na ang pag-iimbestiga. They will be equipped with proper training, with proper skills, and with proper equipment para yun ang magamit nila. Kahit pa may body-worn camera sila, ang talagang trabaho nila ay nauukol sa lahat ng mga SOP. O dyan, ito isang question lang din. Alam mo si Tito Sen, Vice President ni Senator Ping Lacson, meron siyang pinupush na measure. Ito yung in the light nung nagkaroon ng encuentro ng PIDEA at saka PNP dyan sa Commonwealth, QCPD sa Commonwealth. Ang isa sa pinupush niya yung PIDEA is parang lakihan ng authority gawing commission. Kasi ngayon, PIDEA is actually under the office of the President, di ba? Through the DDB, Dangerous Drugs Board. Gawing commission yung PIDEA. At purpose nito talagang mag... in fact, sila na rin na magtitrain actually sa mga PNP para mabawasan daw yung mga, alam mo na, operational... Actually, yung creation ng PIDEA supposed to be talagang kanilang trabaho, itong drug enforcement, pati yung... kaya nga, kaso dahil sa kakulangan ng tao, ng resources, inasa sa pulis. Kaya nga. Yes, pero kung makikreate yun, yun naman talaga intention ng batas. So, okay yun. Napakaganda nun. Para mailagay sa tama. At ang pulis natin, kumbaga talaga support role na lang, hindi yung ngayon kasi parang inaasa sa pulis na sa maraming trabaho. Kasi nga, we are anywhere. We are everywhere. Yes, tama. So, ang PIDEA naman is lando. Kaya ang pulis natin, sila ngayon nagtatrabaho. While it is true na malaking trabaho, inasa PIDEA, pero yung mga maliliit, yung ating mga state pushers, nasa mga police station yan. Kung tayo ngayon, magkakaroon tayo ng ang police natin, mas mabofocus pa sa ibang anti-criminality operations natin, aside from other activities ng mga LGUs natin, humaharap sa ibang calamities, mga pandemic, mabawasan tayo ng trabaho doon with this commission or PIDEA, sinasabi mo, na nakatutok talaga doon. Yun. So, kung wala na kayo question, Chris Moon, may question ka ba? Bilang polis na matagal ang polis, did you bilang justice system mo ba natin matutulungan yung mga maayos yung ginawa natin yung pamilya natin? Alam mo, yan din ang pwede natin tutukan. Maraming concern ng PNP na pwede natin pagsimulan na ating may tutulong sa kanila. Aside from, of course, as a senator, lahat naman pwede mong pasukan yan. Pero, kumbaga may kanya-kanya tayo na representing the different sector. At ito ngayon, tama ka. Pwede nating mapag-aralan yan at magkaroon tayo ng magandang pag-aaral at magkaroon ng magandang legislation. So, all of this ay open po tayo dyan. Kagaya sinabi sa inyo, ang aking hinaharap lang sa ating taong bayan sa ngayon ay yung pong aking commitment and dedication na kahit pa paano naman po, saksi kayo, ay na-prove natin yun. And from there,
everything will follow. Just like sa ating intensified cleanliness policy, mm-hmm. yung ating disiplina, credibilidad at integridad, everything will follow. Lahat ay naando na. Ang pagiging epektibo sa ating pagtrabaho dahil sa suporta na binibigay ng tao. That nakita kasi nila ang credibilidad ng ating organisasyon. The same manner, yun din po ang aking ibinibigay sa ating mga kababayan habang palapit tayo dito sa eleksyon. Yun, final question lang, Senator, General. Ikaw nag-iikot ka naman eh. And talagang napakaganda ng public response sa iyo. Ano ang tingin mo, ang pakiramdam ng tao on the ground when it comes to Guillermo Ilazar as senatorial candidate? Well, ano ang pakiramdam mong chances mo this coming election? You know, I just hope that the public appreciation to the PNP during my term, yun din po ang makita nila sa aking representasyon para para i-alay ulit ang aking serbisyo sa susunod na 6 taon. So, ganun lang po yun. If they have appreciated our organization with my leadership during the past 6 months, ayun na po sana ang makita nyo sa akin na humaharap sa inyo at humihingi ng pagkakataon na mapapatuloy aking paglilingkod, hindi lamang para sa kapulisan at sa kanyang pinaglilingkuran, kung hindi sa iba mang pagkakataon bilang senador ng ating bayan. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am.